welcome back sa ating channel, Nature Trap. So ngayon, may dumating tayong Heliumphora. At hindi ko na dapat i-video kaya lang may nakita akong issue. Kaya kailangan natin solusyonan. At naisip ko na maaaring ma-share ko rin sa inyo para hindi rin alam nyo rin yung gagawin pag ganito ang nangyayari. Hindi lang naman Heliumphora ang nagkakaganito. At kahit po sa akin, yung mga plant ko, pag hindi ko chinecheck, no, minsan may kasama rin ganito kasi napaka-common ng ganitong klase ng problema sa carnivorous plant at iba pang halaman. So kung nakikita nyo dito, may dumating na Heterodoxa X minor na Heliumphora. Yan ang kasama noon ay meron ding mildew, no? O yung parang aphids na may armor na wax, no? So ito yung mga peste na kahit sa tubig ay nabubuhay. No? So kaya mas maganda dito linisan sa pamamagitan ng pagbabrush o kung hindi man ay may nagalaw pa. Ano ko nakikita niyo? I-zoom in natin. Hindi ko nasasabihin kung kanino galing to kasi napakabait naman ni sir. Swap lang to ha sa isang cultivar ng Venus flytrap. No? At buti na lang hindi ko dinirekta kasi yung mga iba natin dito dinirekta ko na eh. Hindi ko na chinek kasi nakita ko na naman na healthy yung mga root system. Pero ito, nagkataon na nahila ko kasi yung medium niya hindi ko na rin type, no? Although may mga live sphagnumos, may algae na rin eh. Ilalagay ko to dun sa medyo maganda-ganda yung medium. Buti na lang, eh, naagapan natin. Ayun na yung gumagalaw, oh. Hindi to bang daw. Ito na yan. Siglo-siglo. Tatanggalin niya. So, ano yun lang, hawiin nyo. At pag nakuha nyo, eh, manapakadaling durugin nyo. Mahawakan nyo lang yan, eh, durug na. So, bago natin ibalik doon. Ingat po pala kayo, no, sa mga bago sa Heliumphora. Itong mga roots ng Heliumphora. Yan, nakikita nyo na to. Eh, napaka brittle nyan. No, yung mga roots, pati ito. Kaya lang ito, hindi na functional roots to, eh, yung mga ganito. So, yung mga ganito na fresh, ayun yung iingatan nyo. So, yung mga yan, pwede nyo putulin. Yung mga old picture, no? No, itong Heliumphora na ito, napakarami kaya napakaganda na itong itanim. Walang kalugi-lugi dito. So yan, iset up ko lang yung camera para makita nyo kung paano ko siya pinaprocess or ginagawa. Sandali lang. Ingat rin kayo ha, huwag nyo ihahawak tong kamay sa ibang halaman pag nakahawak na kayo na may pesting halaman. Dapat nga nag-gloves ako eh, kaya lang mabilisan lang to. Kaya pasensya na kayo at medyo palikot-likot tong camera ko na naman. So, nakikita nyo dyan, di ba? May bago na naman pinagkakaabalahan kami. Yung mga green na net na yung ginagawang kulungan ng manok yun, di ba? Pero hindi manok aalagaan natin dito sa taas. Ang aalagaan natin dito ay stingless bee. So, paano natin gagawin yan? Lalagyan lang natin ng kulambu sa paligid at yung exit nila and entrance, yung palabas ng growing area dahil hindi naman natin sila papapasukin. No, at yung paligid ng bahay nila, lagyan natin ng kulambo para hindi sila makapasok dito sa atin. Pero pag pumasok sila dito, no, malamang sa hindi, eh, mayayari sila ng mga alaga natin. Carnivorous plant. Kaya hindi natin sila papasokin dito sa growing area. So, sandali lang. So, nakikita nyo, meron na tayo dito. Tikmano, matumba. Meron na tayo dito nakahanda na tubig. Yan, ito yung tubig. Pagbababara natin to ng plants. Tapos meron na rin tayong brush para naman mabrush natin. Huwag na huwag nyo itong gagawin kung hindi naman huwag nyo gagawin, no, kung hindi naman kailangan, no, kasi kumbaga invasive ano to eh. Yung kung gagawin nyo to, magugulo yung kanilang root system. Oh, biruin nyo pati pala dun sa lugar na yun, meron pa rin
Meron pa rin test eh, kaya ipitin na natin tong area na to. At ingat lang kasi minsan may mga nakatago dyan na growth point. Pag nagupit nyo, goodbye na. So sayang, diba? Kumbaga halaman na naging naging bato pa. Ayan, ang dami pala nakatago sa ano. Ayun o, meron pa rin dito. Ayun o, sa loob. Kumbaga sa kuto, buhay na buhay. So, ipaisa-isa lang yung gupit kasi kung lalahatin nyo yan, minsan nga may mga nakatagong growth point na madadali nyo. Alam nyo, mas matindi pa dito yung sa mga sarasinya. Pero sa tingin yung malala na to, hindi pa po. Maganda pa to. So yun, ang daming, mandami to, no? Sa tubig. Daming nahulog na peste. Tapos brush-brush na yan. For sure, marami pa dun sa mga loob niya ito. Pero dadaanin na lang natin sa Stargell G. Parang gusto ko nang putulin daw ang growth na to. Ayun o, natatanggal ko sa yung mga ganyan na itim, wala na yan. Ayun, yung mga manatatanggal na yan, hayaan nyo na. Pero itong mga magaganda pa yung kulay na root system. Ayan, kailangan na kailangan niya. Ang Helianthemum nabubuhay yan kahit na wala ng roots. Basta't meron pa rin yung laman. Yung laman na sinasabi ko lagi pagka sa Helianthemum. Eto. Ayan, diba? Ayan, yung area na yan bago mag-feature. Pag wala na yan, napakatagal nila mag-root. O minsan, wala na talaga. Hindi nag-root at umabot pa ng ilang buwan yan. Minsan, ang feature ng Helianthemum, umaabot ng ilang buwan bago matuyo. So, ngayon. Hindi ko na ibababad. Dapat ibababad ko pa itong plants. Pero wag na. Ang gagawin ko na lang ay lalagyan ko na itong Starkin G. Ito, sayang na sayang itong tubig na ito. Wala na akong tubig. Eh. Pero kailangan ko itapon yan dahil may peste. Eh. Nakakapangilabot talaga itong mga peste na ito eh. So itong plants pagtataniman niya, lalagyan natin ngayon ng ating Starkel G. Parating sana ngayon yung disco. Kaya lang, hindi na tuloy. The problema sa rider, at disgrasya daw yung anak ng rider. Sabi nung aking kadit. Anyway, meron pala ako ditong nasa bayan na. Ayun na lang ibubudbud natin doon. Mas madali. Bubudbudan ko na rin yung kararating pa lang na Helianthemum. Yeah. Ito muna ito. Makamaapawan ko sa baba. So ito yung mga kararating lang nung nakaraan na Helianthemum. Ito Helianthemum ciliata. Ito wala akong nakitang peste dito. Pero lalagyan pa rin natin yung kanyang paligid kasi para lang sigurado tayo na wala tayong pagsisisihan sa huli. Buksan. Oops. Ayan na. Lumikit na sa daliri. Iwasan ko nga. So ayan, bud lang. Bud lang rin dito dahil ito'y bago rin. So rin, nutans tsaka puliculata.
the rest dito na. Tanim na natin tong isa. Sabi ko kung ma-manage yun na maayos kasi naka, ano, hindi free yung isang kamay ko. So hopefully mapakita ko sa inyo ng mas maayos. Ito yung plant. Salibutan nyo lang to ng live spagdo, boss. Ayan, tulad niyan. Oh, may nadali tayong feature. Omega. Wait lang, ano ba to? Wait lang. So ayan, ito yung feature na nadali. Omega siya. Pero hindi na natin tatanggalin yan. As is na yan. Tapos tagyan natin ng more live spagnumos. Yung ibang mga plants galing sa monster na bug na peach. Yung isa, itong bago galing naman to sa plant kings, Frankenstein. So mga ano yan, magtatagal na rin mga nag-aalaga. Saan ako natututo rin sa kanila. Ayan, so ngayon ilaan na natin to. Lagyan na natin doon. Itanim na natin. Kung kayo mag-handle ng pesticides, huwag yung ganito na walang gloves. Bumili na ako ng gloves pero hindi ko nagamit kasi hindi ko rin na-expect na may peste to eh. Hugas na malala ako talaga tayo nito. Mami. So ngayon, nandun na, diba? So meron na rin yung pesticide sa loob. Kung napapansin nyo, meron na rin Stargelge yan. Tanim nyo lang ng ganyan. Yung napakailaman natin ng mga root system, ang ingitim na yan, wala na yan. Alam na kung nabali. So, aasa na lang tayo sa bagong tutubo na root system sa kanya. So, ngayon, ibudbud na natin yung remaining na Stargelge. Tapos, tagyan na rin natin tong iba kahit nakalalagay lang natin dito eh. Na rin natin, nandito na eh. Sir, okay lang pala mapunta yan sa pitcher, okay lang. Hindi yan malaking bagay sa inyo. Tignan nyo yung lalagyanan ng pesticides ko. Doble-doble yung lock niyan. Kasi hindi ko talaga ito pinapakailaman ng mga bata. So ngayon, dahil naitanim na natin, diligan na natin siya ngayon. So, saglit lang ha. So yan, didiligan na natin. So pag didiligan nyo, yung mga nag-focus ng mga pesticides, hawiin nyo ng konti sa halaman. Kaya nyo siyang kumalat sa medium. Para kung sakaling kinakabahan kayo at baka tumas yung minerals. Which is hindi naman mangyayari. At very manageable to ng mga plants. So, kayo mag-alala dyan. Oh, lalo na, dami oh. Ayan, nag-overheat na yung phone ko. Figurahin lang muna at napakainit talaga ngayon dito sa amin.
At kung kailangan yung doblehin yung dalas ng pagdidilig nyo, gawin nyo. Dahil balitang-balita na yung panahon ngayon ay grabe, napakainit. Sa totoo lang, paubos na yung tubig ko, pero umasa tayo na uulan sa mga darating na araw. So yun lang muna, at salamat sa panonood nyo. At hopefully, kung may mga plans kayo na may mga pest, ma-manage nyo rin. Dahil nakakabayan pag malala na. Pero kung naagapan nyo naman, di mas kumpanti kayo sa pag-aalaga, kasi alam nyo na i-manage pag anong mga sitwasyon. Hindi naman talaga maiwasan yan. Kahit sa laboratory, hospital clinic na talaga, wala. Nagkakaroon pa rin. So, kaya maganda rin minsan na yung ginagawa natin dito, tray method. Tapos pagdating, tsaka na lang pagka-order, tsaka lang i-re-report. Kasi napapalitan ng medium na check pa yung ilalim kung may peste or wala. Kung yung sinasabi ko sa inyo, bumubula yan. Pati yung mga umaagas na medium dyan sa ibaba, mababenefit rin yung mga plants nyo kung may mga plants kayo sa baba or nasa plant na kasama sa isang tray. Ang downside na ito, kung may mga alaga kayong insekto, masama sa kanila yan. Kaya ingatan nyo rin. Yan, basta tubig ko. And iwasan nyo rin na lagi kayo nag-spray. Kung mag-spray kayo, lalagay nyo sa mga controlled environment para hindi napupuntahan ng mga alaga nyong insekto, kung may alaga kayo, like tarantula or kung ano man. Ako, bee, no? So, iiwasan ko na mapuntahan to ng mga bee ko kasi mamamatay sila talaga dyan. Malalapit pa lang sila, mahihilo na sila dyan. So, kailangan iwasan nyo na makapunta sila. At kayo rin, kung magmamanage kayo, ugaliin na mag-gloves, no? At kung hindi ka naman kayo mag-gloves, huwag nyo hayaan dumikit sa inyo yung pesticides. Pero kung dumikit sa inyo, huwag naman kayong maging praning dahil hugasan nyo na lang yung kamay nyo ng mga ilang beses. At hindi ito kasing tapang, no? Itong Starkel G kumpara sa Puridan, na mas murang systemic na pesticides, pero talagang highly toxic, no? So ito hindi naman to ganun ka-toxic. Although toxic to sa mga insect. Ayan, ayun yung mga bago nating mga Heliumpora. Ayun lang muna. At nag-message na yung in-orderan ko ng honeybee or stingless bee. So ayun lang muna. God bless and bye-bye.